Isang mapagpalang hapon po muli sa bawat isa. Hanggang pumuli tayo sa gawain ng Panginoon, ito po sa Rema Feels, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon. O bago po natin umpisahan, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Pray po tayo, amin sa manadakila sa lahat. Patuloy, Lord, na ina-appreciate ka namin, Panginoon. Papasalamat kami sa mga oras na ito, mga Spirit. Manaya kang kumilos sa puso ng bawat isa. Kausapin mo kami. Patuloy na ikay tinayunan ko kami, Panginoon. Salamat po, Jesus. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good afternoon po muli sa bawat isa po sa atin. So, i-continue lang po natin ang pinag-aaralan po nating series na po yung Signs of the End. Mula pa po nung kay Pastor Jeffany, nung Pastor JP, and Pastor Andrew, nung tinuturo po sa atin yung Signs of the End. At ito nga po ang topic natin ngayon. Ilang araw na pong sinishare ng mga kapastoran po natin. Sinasabi po dito na mayroong wakas. Darating ang katapusan at ang Diyos ay nagbibigay ng signs sa atin na malapit na ang end. Malapit na ang wakas. Darating na si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Alala ko po tuloy yung sinabi, tinuro sa atin ni Pastor Boy last summer camp, kailangan mong alagaan ang kaligtasan mo. So nabanggit na po sa atin po ng mga kasamahan po natin yung mga signs of the end. Ang katapusan ng panahon ay puno ng digmaan, tagutom, earthquake. Kung babasahin po natin ang Matthew chapter 24 verses 5 to 12, ito ay punong-puno ng kasamaan, pagdurusa. Pero kung papansinin po natin dito sa verse 13 and 14, meron pong pangako ang salita ng Diyos. So verse 13, subalit ang magtiis, manatili hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Mahalaga po sa bawat isa sa atin ang pananatili sa Panginoon. Sa kabila ng mga kapighatian, magstay po tayong tapat, naglilingkod, sumusunod sa atin pong Panginoon. Dahil ang pangako, maliligtas ang mananatiling tapat. Ang Diyos po na pinaglilingkuran po natin, sigurado po ako na siya po ay faithful God. Hindi niya lang tayo kayang iligtas sa lugar ng impyerno, kundi habang tayo po ay nabubuhay pa dito sa lupa, kaya niya po tayong iligtas. Like, kagaya po ng topic na nanabanggit po sa atin ni Pastor JP about pandemic, yung kahirapan na dumaan, papansinin, kung matatandaan po natin, mga lingkod ng Diyos, mga Kristiyano, ay hindi pinabayaan ng Diyos ng mga panahon na yun. Amen po. Naranasan natin kung gaano kadakila, kung gaano katapat ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Dahil sinasabi po ng salita niya ang manatiling tapat. Amen po. Hindi lang niya tayo kayang iligtas sa lugar ng impyerno, kundi even habang tayo ay nandito pa sa lupa, along the way, anumang pwede nating pagdaanan, kagaya nga po no, yung signs of the end, marami po tayong pwedeng pagdaanan sa trahedya, sa sakuna, digmaan, no, kagaya ng mga nabanggit at yung taggutom. Sabi po dito, kung mananatili tayong tapat, ay kaya tayong iligtas ng Diyos. Tandang-tanda ako last pandemic, halos nakakulong na tayo sa
kanya-kanya po nating mga pinag-i-stayhan, pero nakita ko kung gaano po ka-faithful ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi nga, siya ay laging sapat, no? Di nagkukulang, biyaya niya ay sagana. Siguro po napanood natin yung music video ng Rema Feels. Pinakita doon kung gaano ka-faithful ang Diyos sa mga lingkod niya. So, mga Kristiyano at mga lingkod niya ay hindi niya pinababayaan. Hindi po ba katapatan yun? Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay po natin kung mananatili lang po tayong tapat sa Kanya. Siya po ang bahala sa atin. Ito po sa verse 14, pangako ng Diyos, bago ang katapusan, ang Ebanghelyo ay ipapahayag sa mundo. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Bago po dumating ang end, sinasabi po ng salita ng Diyos na ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Bilang tagasunod ng Panginoong Jesus, sikapin po nating maging matapat na sundin, gampanan, gawin yung utos niya. Matthew chapter 28, verse 18 to 20, to make disciples. Dito po sa series na to, pinag-aaralan po natin kakalat. Ito po yung pang-apat, kakalat ang mga born again at maraming matatayong simbahan. Bago po kasi maganap ang mangyari to, dapat merong maging available. Ito ang mission natin ngayon. Magtatayo tayo ng mga simbahan. Bago po ito mangyari, kailangan make disciples. Hindi madali, pero kailangan lang natin maging matyaga, masipag. Kung naalala niyo po yung mga shinare po sa atin ng ating mga pastor, shinare sa atin ng ating senior pastor boy patungkol sa mga simbahan na nabuksan, kung paano nagkaroon ng mga outreaches. Natatandaan niyo po yung last time shinare niya kung paano nabuksan ang lugar ng Zambales. Hindi po magkakaroon, hindi mabubuksan ang lugar na yon kung walang naging available, kung hindi nag-share, kung walang nag-share, kung walang nagtyaga, kung walang nagsipag na mag-share ng Word of God. Ngayon, kung titignan po natin ilan na ang mga outreaches natin ngayon sa lugar na yan. Madami na po. Dahilan lang sa meron po kasi naging available. Merong naging payag na maging instrumento na makapag-share. Sabi nga, kakalat ang mga born again. Hindi ka lang kakalat na maglakwat siya o mamasyal, kundi para i-share ang Word of God, at malaki ang nagiging bunga o resulta kung ipapahayag po natin ang salita ng Diyos. Sabi niya po dito, maraming matatayong simbahan. At ito po ay nagaganap na ngayon. Especially sa church po natin, nung maraming outreaches ang nabubuksan kung magiging available ka lang. Tulad po sa lugar ng Mauban. Paano po ba nagsimula yun? Diba, nasharean lang po sila sa eskwelahan? Sa ating mga estudyante, sabi ko nga sa mga kasamahan ko dito, ikaw mag-share ka, baka mamaya yung lugar kung nasaan yung classmate mo, makapag-open tayo sa lugar na yun. Na kung magiging available lang po tayo, hindi lang mga estudyante, maging sa trabaho, at kung saan man tayo naroroon, saan man tayo mapunta, magbubukas ang maraming simbahan. Po sa school nag-umpisa, yung lugar ng Pangasinan, kung papansinin natin, marami na rin pong outreaches sa lugar na yan.
Bakit? Dahilan po sa meron pong naging available. Kung patuloy po natin gagawin ito, mas marami pa pong mga simbahan ang mabubuksan. Kakalat ang mga born again at maraming matatayong simbahan. Sa mission na ito, makakaramdam ka ng hirap at lungkot. Kagaya ng na-share po sa atin noon, ating Pastora Ellie, ang time na siya ay ipinadala sa lugar ng Pangasinan. Ilang beses ko na po itong narinig. Ang time na ipinapadala siya sa lugar ng Pangasinan, umiiyak siya. Kasi bakit? Makakaramdam po talaga tayo ng lungkot, hirap. Pero dahilan sa pagsunod. Yung payag ka, makikita po natin yung naging bunga, yung resulta. Maraming simbahan ang nabuksan. Maraming kaluluwa ang naabot. Ito po yung mission natin ngayon. Makiisa, makibahagi, at maging instrumento tayo ng ating Panginoon para maabot ang mas marami pang kaluluwa. Kagaya ni Apostol Pablo at ng mga disipulo, along the way, marami po sila, maraming beses po silang dumaan sa bingit ng kamatayan. Pero bandang huli, marami pong naabot. Maraming naligtas dahilan sa katapatan po nila. Lagi lang po nating tatandaan na may pangako ang Diyos sa atin sa pagsunod po natin sa Kanya. Pagtatagumpayin po niya tayo. Sabi niya sa Joshua 1:9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." At tapat po ang Panginoon sa salita na ito. Saan man tayo mapunta, sasamahan niya tayo. Ngayon, huwag natin kakalimutan na tayong mga na-born again, tayong mga Kristiyano, lalo na tayong mga lingkod ng Diyos, ay may mission. Dahil malapit na ang wakas, kailangan nating mas maipahayag pa ang mabuting balita sa mga tao. Kakalat ang mga born again, maraming matatayong simbahan. Sahin ko lang ulit, papangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. Sabi po dito, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Darating na ang katapusan, sabi ng salita ng Diyos. Kaya pala tayong mga taga-rema, hindi na lang worker, gusto ng Diyos na mag-share ng Word of God. Hindi na lang worker ang inuutusan ngayon na humayo. Nare-reveal na ng Diyos na even yung mga miyembro po natin ay kailangan ng humayo. Kailangan na mag-share ng Word of God. Kaya pala tinuturuan na tayo, mga pastor po natin, na pati yung mga members, kahit nga mapabaguhan pa yan eh, ni-encourage natin na mag-invite o mag-share ng Word of God. Kailangan humayo. Kaya sabi po dito, kakalat ang mga born again, nasa mga huling araw na po tayo. Minsan nga, magugulat na lang tayo kahit mga kabataan ngayon ay nagkakaroon din ng desire na humayo. Dahil kailangang marinig ng bansa ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya pala, mga churches natin ay dumadami na. Kasi nalalapit na ang katapusan. Kaya mas lalo po tayong maging masigasig sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang basihan ng kaligtasan natin ay hindi sa haba ng serbisyo natin, hindi rin sa galing, kundi
sa pananatiling tapat hanggang wakas. Hanggang dulo. Kaya magstay ka lang. Magstay lang po tayo. Magpatuloy po tayo. At magtiwala sa ating Panginoon. Maging kabahagi po tayo. Maging instrumento tayo. Maging available tayo. Para maibahagi, maipahayag, maikalat ang salita ng Diyos sa mas marami pang tao. Ngayon po, sabi ko dito, last verse, Psalms chapter 31, verse 24, "Be strong and let your heart take courage, all you who wait for the Lord." Maging matatag lang po tayo. Ang pangako ng Diyos, sabi na hindi niya po tayo hindi niya tayo papabayaan. Sa anumang sitwasyon, kaya tayong iligtas ng Panginoon. Kung maging available po tayo, makipahagi po tayo, makituwang po tayo. Sa totoo lang, kung mas marami pong payag, mas marami pong simbahan ang mabubuks. Amen. So patuloy po tayo na magpagamit sa gawain ng Panginoon, estudyante, tatrabaho ka man, o nasaan man tayo naroon. Maging payag tayo, maging instrumento tayo na may parating sa mga tao ang mabuting balita. Magandang hapon po muli sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat sa minsan pang reminders mo, Panginoon. Gamitin mo kami instrumento, O Diyos. Lord, upang naikalat sa buong mundo, sa libutan, Panginoon, o iyong mga salita, Lord God. Patuloy, O Diyos, mightily, fruitfully, and effectively, gamitin mo ang Rema Evangelistic Church International. Marami pang mga simbahang mabubuksan. Hindi lang dito sa lugar ng Pilipinas, kundi Lord, maging sa iba pang mga bansa. Yan mo kami ng lakas ng loob, tapang, pagmamahal, burden sa mga kaluluwa, O God. Tuloy nga po, Jesus, i-guide, i-direct mo ang kabuuan ng simbahan namin sa iyong perfectong kalooban. Salamat, Lord, sa privilege na magamit po kami. Pagkatiwalaan mo ang bawat isa sa amin. Palain mo ang buhay ng bawat isa. Patuloy na inilagay mo sa heart namin yung burden para sa mga kaluluwa. So, salamat Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang hapon po muli sa bawat isa. Tayo po ay mag-iingat and God bless po.